Yan ang aahunin. Yan. Hopefully huling kurbada na to. Okay, finally, this is part 2 of our Marinduque ride, the travel na rin. Sa last video, bumiyahe tayo from Manila to Lucena Port at nagroro papuntang Marinduque. Nag-shuttle papuntang Boac kung saan nagtanghalian sa Casa de Don Emilio at quick visit na rin sa Boac Museum. Warm welcome na rin from the locals and cyclists nung nag-perform sila ng putong. And then afternoon, community ride na rin sa town proper kung saan nagkaroon na konting tour at nag-visit sa Boac Cathedral. 2 days pa lang pero jam-packed na sa itinerary from the churches, the beautiful and challenging Hainon Hills, Poktoy Beach sa Torrijos, and sightseeing na din overlooking Belaroca Island. Siyempre may mga historical landmarks na din kagaya ng Pulang Lupa at cultural tour na rin kagaya ng pottery tsaka loom weaving. These were made possible by the Department of Tourism in Mimaropa, Dream Favor Travel and Tours, and the LGUs of Marinduque. Sa part 2, i-continue natin ang adventure dito sa Marinduque. Bibisita tayo sa pinakakilalang gumagawa ng Morion masks. Pupunta din tayo sa Panuluyan Farmstay, and ang isa sa mga highlights, ang matarik na Luzon Datum Climb. All these at marami pang iba, kung di nyo pa napapanood yung part 1, ililink ko sa description para makapag-catch up kayo. Don't forget to subscribe now and tick the bell button para notified kayo kagad. Okay, first stop natin sa paggawaan ng mga maskara na ginagamit sa Moriones Festival. Pahinga sa hotel ulit, tapos medyo off saddle muna ngayon. Ngayon papakita sa amin kung paano ginagawa yung mga mask sa Moriones. May papasukin tayong rito pathway. Ayan, makikita natin. Bike to. Trail, may trail. Kuya pa next. Anong santo to? Padre Pio. Si Padre Pio. Ganda ng pwesto ni Saro. Okay, so ito na yung mga ginagawang mask tsaka iba pang mga ornaments para sa Moriones Festival. Pero actually, yung iba mga locals, ayaw na lang tinatawag itong festival. Kasi itong tradition na to, it's not meant to be festive. Ang sabi nila, isa itong panata. So ginaganap tuwing Holy Week sa Island of Marinduque. Ang dinidepict nila dito is yung mga Roman soldiers na nasa Bible nung time ni Jesus. And tuwing Holy Week din, nire-reenact yung Passion of the Christ. Sa nakuha yung term, hango ito dun sa helmet na sinusuot ng mga Roman soldiers. Ang tawag dito is Morion helmet. So yun yun. Generally, ang tawag is Moriones. Pero yung mga taga Marinduque, ang sabi, ang original term daw is Morionan. Maganda pag nakatalikod ka, tapos hi miss, pag harap-harap mo. Parang banga yung loob. Ganito yung itsura niya sa loob. Ipasa na ang corona. Pasa corona. Mas. Ang corona gusto eh. Sige, sige. Kung nakakita ko, nakadabi. Bre. Yan. Okay.
Yung helmet ko na naiwan ko sa may Villaroca, pero nakuha nila si Francis, yung kasama namin kahapon. Pinahiram ako ng helmet ito. Sakto spider din yung tatak ko, napanalo niya sa raffle. Ayos, ayos. So yan, tuloy ang ride. Kita-kit sa datum. Sige, thank you. Yan, may kasama tayo galing Boac. Nice. Yung ngayon, naka-spider ako na helmet, MTB helmet ang gamit natin ngayon. Yan, and in a few short minutes, akit na ng Luzon Datum. Eto na. Yan, may kasama kami. Eto na, Luzon Datum. Yan. Finally, ang sabi nyo, 5 kilometers. Diba? Ang sabi, 7. So, natin sigurado, sumalaman. Ayan na. Let's go. Dito medyo okay pa, rolling. Akit pa ba? Naglalaro lang sa mga 3% yung gradient. Pero mamaya daw, sa pinakadulo, yun na. View, oh. Nice. So ganun siya, rolling siya dito sa bungad. Up and down. Nakakaramdam na ng mga matitinding akyat. Pero mamaya daw, mas solid. So nice. Actually, that's the spot where you wanna go swimming after. Ah, yun na pala. May konting off-road. Ah, nagla-landslide pala dito. So delicate. Dito sa bungad, up and down. So may mga ahon na tingpa 5-6%, sumusundot na mga 8, tapos lulusong, tapos ganun ulit, paulit-ulit. Yan. Okay, so ito lulusong na lang daw dito, tapos pagkalusong yun na. May kapalit. Good, ah. Game. Ano ba yun? Sige. Yan, lakas, oh. Okay, so water break muna daw. Yan ang aahunin. Yan. Hopefully huling kurbada na to. Okay, interview, 10 questions. Oh, yeah. Number one. Yes. Yes. No. Yeah. Grabe. Oh. Even with the mic. It's hard. Yes. Buti na maganda yun. Grabe. Nagano sa akin, nag 28%. Ay, 29. No way. Yung inner part. Oh. Yung inner. 29 point something, yeah, eh. Sobrang hirap. Sa gitna, kinukuha mas mababaw. Okay. Pag sa gilid, mataas. Okay. Hindi na ako maka-align. Hindi na ako maka-align sa
sa gitna eh. First time ko mapadasal. Oo. Grabe. Ang gagaling yung mga tiyo dyan. Oo. Oh. Lakas no? Natayuan lang. Grabe. Lakas. Ito, the best. Grabe. Tol. Amoy yung clutch oh. Amoy yung clutch. Pati yung van, yung dito naman, matindi yung huli. Oo. Pagpapaguri ko muna eh. Wow, grabe. Natapos din ang Luzon Datum. Ito yun. Wow. 4.24 kilometers. Natapos! So ito na. Papunta na sa mismong Luzon Datum, yung marker. May option. Magbabike pocket doon o kaya magsa-stairs dito. Yung 400 steps to, no? 468 steps. 468, almost 500. Tapos may Stations of the Cross. Galing na sa taas? Yeah. Ah, okay. Nice. 400 steps, no? 468. 468. Duathlon pala to, eh. It's better na pa, okay. Oo nga. Kumusta po? Kumusta naman? Parang pagod na pagod. Grabe. Sunog yung clutch naman. Amoy na amoy, eh. Yan na. So, nag-e-bike na lang. Congratulations, guys. Yan, ah. Thank you. Worth it. Nice. Porsche. Either way, nakapagod talaga. Ganun talaga. 460 steps. O kaya i-aahon sa steep na malumot. Ipili. Ayan, ah. Station number 4. Station of the Cross nga. Kailan ka joke nung una. Yun. Napansin ko may mga ano, eh. May mga bye-bye. Bye-bye. May triangle. Yan na ba yun? Pag ginagusto mo yung puso, kailangan talaga masakit eh. Pa-hard to get sa Philippines. Okay, next stop naman natin dito pa rin sa Mogpog. Ito na yung tinatawag na Luzon Datum. So ngayon, dito tayo sa Barangay Hinanggayon. And ride naman. And dito, isa na sa mga challenging na ride namin dito sa Marinduque. Kasi ahon to. So ano ba yung significance or importance nitong Luzon Datum or yung tinatawag na Luzon Datum of 1911? So sa taas merong stone marker. Pagkatapos umakyat ng 260 plus na steps, kung saan ito yung sinasabing geodetic center ng bansa natin. So kung kunwari meron tayong reference for geological na surveys or kunwari may mga mapa na nangangailangan ng point of reference, ito na yon yung Luzon Datum. Which is very intriguing kasi nga Marinduque is the heart of the Philippines. Nasa gitna ito. And ang pinakagitna ng Pilipinas in a geodetic sense noong 1911 is nandito. Eh yun nga, indicated sa stone marker sa taas. Saya. Mga ano, ensayado sa kahit saan sa Marinduque. Grabe. Ito, may kita pala dito yung ano, yung marker. Top view dito kahit papano. Yun! Kaya yung effect? Kaya yung ginagawa sa shore gawin? Oh! Yeah, finally, nasa ano na, nakaraos na doon sa Luzon Datum, dun sa geographical center na situated dito sa Marinduque. Ngayon, lulusong na kami pababa. So yan, lumusong na kami galing sa taas ng Luzon Datum. Tapos sa may baba naman, stopover muna kami sa Villa Negro kung saan kumain kami ng tanghalian. And sobrang sarap ng mga handa, sobrang enjoy namin. Hindi lang yung handa, pati na rin yung view. Perfect yung location nila. Kasi facing yung dagat. And then after Villa Negro, sa Arrowroot Cookie Factory naman. So proceed na kami sa may bandang Santa Cruz. Dito naman, isa sa mga kilalang bilihan ng uraro. So uraro, yung local delicacy na kung saan kilala ang Marinduque. So saan nyari ito? Yun nga, sa Arrowroot Plant. So ang ginagawa, kinukuha yung starch nito, tapos yun yung ginagawang delicacy. And hindi lang cookies, marami pang iba't ibang klaseng mga desserts or yung mga snacks na pwedeng gawin dito. Okay, so try natin yung uraro pulburon. Uraro pulburon. Oh! Ay, pwede. Gluten free. Ito, nag-reserve pa na ako. Kasi hindi makakuha sa atin. Ay, okay. Pang safety. Okay, yan. Nakabili na mga pasalubong. Tapos naubusan ng pulburon, so gumagawa pa lang sila. Pero ito, bibili ko na to. Yan. May may uuwi na. Dito lumalabas yung mga... Ito na siya. Wow. Ah, ito yung mga freshly baked to? Oo. Ang galing. Ito kasi lumalabas dito. Ah, okay.
Kala ko flat lang siya. Yung pala may space pa siya pang ano. Ah, parang gumaganon-ganon siya. Yung 20 kilos, isang tray na ganon lahat. Wow. Kasi papasok doon sa loob. Grabe. 45 minutes. Okay. Luto ng lahat. Galing ah. Tapos ano ginagawa? Ito, meron pa rin pala sa loob. Oh. Grabe yung haba ng stick niya para kunin yung sa pinakadulo. Ah, ito yun. Wow, haba oh. Buwang kuya sa dulo. Dito na lang. Yan. Mga certificates. It's all about her. Oh. Lahat ng awards. Mga ano, certificate, awards. Oh. Okay. Grabe. Mga ano niya. Eh, mga kamita in action. Kinumpile na eh. No? Sobrang dami. Sobrang dami na. Oh. Ayan, oh. And then, isa sa mga nagustuhan ko ring lugar dito sa Marinduque, yung next na pupuntahan natin, yung Panuluyan Farm. Nice. Lawak ah. Alright, check natin kung anong mga tsokolate yung pwedeng subukan dito. Located din sa Santa Cruz pero medyo malayo-layo pa. Ganda ng lugar, so hindi siya dining area, pang glamping din. Good facilities, ang ganda nung parang mga bahay nila sa taas tapos may parang net pa kung saan pwede ka mag-relax. Tapos facing yung magagandang views ng Santa Cruz, yung mga bundok. And of course, yung malawak na property kung saan talagang ma-appreciate mo yung ganda. And then, bukod dun sa views, yung delicacies din nila. So, they are known for growing cacao. So, meron silang mga panindang mga chocolates. Dito rin nakilala namin si Lali, yung owner ng Panuluyan Farmstay, kung saan pinresent niya at in-explain niya yung features ng lugar, pati kung ano yung mga ino-offer nila. Isang mga specialty nila, cacao chicken. So, ano siya, inihaw na manok, tapos may cacao na syrup o cacao. Marinated yata sa cacao. Cacao glaze. Cacao glaze, yun. Cacao glaze. Nice. And then yung leche flan din, na may chocolate powder sa taas. Nag-enjoy ako dito sa dessert na to. Ayan, so dito na kami ginabi sa Panuluyan Farmstay. And I really hope na makabalik kami rito. Nung pang-apat na araw, dapat magpapalad sandbar kami. Ungab rock formation sa Kamaniwaya Island. Kaya lang ang nangyari, sabi ng Coast Guard, mataas daw yung alon, kaya hindi na kami tumuloy dito. Ang nangyari, nag-plan B kami. Ayun. So ito, akit na kami ng Paadjaw Falls. Sabi, ang sitio na to is sitio Paadjaw. So yun, hike tayo rito. Wala pang idea kung gano'ng kahaba yung hike, pero narinig na yung flow ng tubig. 15 to 20 minutes walk lang. Ah, okay. That's 50 meters. Ayun. Ah, yun na pala. 15 to 20 minute walk, tapos nandun na. Pero connected. Hey, kuya. Morning. True na, hindi na false. Totoo na to, hindi na false. Nung gabi na yun na yung B2B dinner at saka meeting kasama yung mga local stakeholders, yung mga tour operators at saka yun na, yung site evaluation at saka yung SWOT analysis. Ang plano kasing gawin dito is parang cyclotourism. So, i-integrate yung cycling as an activity and at the same time, ma-appreciate mo pa rin yung tourism aspect ng lugar. And then, summing up everything on the fifth day, nagpasalubong center lang kami at nag-lunch sa Bowak Hotel, which is also the oldest hotel in Marinduque. So, tinour kami sa loob. After lunch, yun na, balik na kaming Balanacan Port para makabalik sa Lucena. At baon-baon yung mga magagandang alaala at saka mga experiences sa Marinduque. So, it's been a month bago ko to na-edit. And hanggang ngayon, fresh pa rin sa memories ko yung mga nangyari. And natatawa pa rin ako at natutuwa pag nare-recall ko yung mga naranasan namin dito. Both good memories saka yung mga adventures na rin. Yung mga paguran sa bike, yung mga tawanan with darlings kasama sina Ferds, and then yung mga newfound na mga friends na rin from the tourism and cycling industry. Marinduque has a lot of wonders na nakatago.
kung tatanungin yung mga taga sa atin, pag sinabing Marinduque, ang una lang nilang iisipin is Isla, pangalawa Moriones Festival, and then kung siklista ka Marinduque Loop, that's it. Pero Marinduque has a lot more to offer, and it is really worth visiting. Isa na sa mga probinsya na may unique trait, unique character, and most importantly, very hospitable na mga locals. Sobrang na-appreciate ko at saka sobrang thankful ako na nakilala ko sila. So, big shoutout sa lahat, kina Drew, kay Pajakaki, sa Buena Vista Bikers, at saka yung mga siklista na kasama namin sa Luzon Datum, at saka yung the day before. So, this video is a call to action na rin. I hope na maka-visit kayo sa Marinduque. And sa amin naman, I hope na ma-experience namin yung Moriones Festival balang araw. And I hope na makabalik din dito para sa Marinduque Loop. So this is my two-part coverage of our Marinduque trip. Maraming salamat sa panonood. Thank you kina darlings Levi and Sarah sa samahan natin all throughout this trip. Kay Ferds of Iron Wolf, maraming salamat din. And para sa mga clips na shinare nyo, thank you na rin. And lastly, to Dream Favor Travel and Tours and to DOT Mimaropa, maraming salamat po. And I hope na magsama-sama ulit tayo in the future. That's it. Thank you for watching. Maraming salamat sa panonood. Please subscribe now and tick the bell button para notified kayo agad. That's it for today. Ride safe.